guys, nandito na naman kami tatlo na magkukwentuhan. Ako nga pala, si Brandon the Primo. At si Brother James Consensino. At si ang inyong kapatid si Elias Mahilom. Magandang gabi. Brother James, meron akong katanungan sa iyo. Paano ba namulat ang iyong buhay para sa Diyos? Ganun. So, magandang katanungan yan ah. Panahon ngayon. Kasi, Brother James kasi, last na ito. Magbakasyon na ito. Magbakasyon, mawawala na sa Davao ng parang about 1 year. Tagal-tagal din. Oh. Kaya nga siguro, parang surprise na pagkakaimbita sa akin, bigla lang nagchat-chat sa akin na pumunta ka dito kasi may gagawin tayong talakayan. Ayun pala, i-interview na pala ang aking personality or aking background kung paano ako nagsimula sa pagserbisyo sa Diyos. So, pero una sa lahat, Brother Primo at saka Brother Elias, una nagpapasalamat rin ako na naging parte sa inyong channel, no? Sa inyong vlog. Pang-apat na nating Sunday ito, yeah, praise the Lord, no? Parang amen. Successive na siya, hindi siya pumuputol. I hope for the next Sundays or more Sundays to come, makagagawa naman kayo ng bagong talakayan. Kasi ako magbabagong bayan kasi ako eh. For about 1 year, parang next year pa talaga ako makakabalik dito sa Davao. Tapos yung tanong mo pala, Sir Primo. Ay, tanong ko pala, paano mo namulat ang iyong buhay sa pagserbisyo sa Diyos? Parang malalim na talaga yan. Magandang tanong. So, paano ba namulat ang aking buhay sa pagserbisyo sa Diyos? For the little background, Sir Primo at saka Sir Elias, for the pinatawag nating kakaunti lang ng background, before I was serving God through preaching the gospel, dati po akong gangster. Dati akong gangster. Galing, dati pa itong gangster. Sige, patuloy. Magandang story. So dati akong gangster, I will not mention those group, pero I belong to two groups here in Davao. Na kasagaran ang termino na tinatawag yan dito sa Davao is chuchuyan. Chuchuyan. Mga chuchuyan. Yun, kung bagay, yan sila yung nagpasikat ng mga sayaw na budots. Yeah. Pero sa ating... Pero huwag kang magsayaw ngayon, ha? Huwag kang magsayaw. Parang gusto kong lang sumayaw. So, kulang na lang yung sounds. Magaling ako niyan, sir. Magaling ako niyan. So, pagkatapos ating mag-video, sayawan tayo. Kung galing akong gangster, pero sa aking pagkagangster, hindi po ako naka-experience ng bisyo. Walang inuman or sigarilyo. Ang na-experience ko lang is yung solvent. Rugby. Isa po akong solvent boy dati, at saka Riot. Yung dalawa na yung in-experience ko yung gangster pa ako. Yung umuwi ako ng bahay, ito, kasagaran tong istorya, umuwi ako ng bahay, natulog, na naginip ako patungkol sa impyerno. So ngayon, alam naman talaga natin na nakakatakot doon lugar na yon, na naginip ako doon, din nagtanong ako bakit ko napanaginipan yon. Binasa ko ang Biblia. Yung sinabi ng Biblia, ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng panaginip. At doon nagsimula akong namulat na kailangan ko palang magserbisyo sa Diyos upang mabigyan ng halaga ang aking buhay. Amen. Diba? Maganda. So, tawag ka na rin. We know that God is working in a mysterious way. Hindi natin minsan naiintindihan ang kanyang pamamaraan kung paano kanya tatawagin. Minsan, namulat ang kanilang serbisyo kasi nakakarinig sila ng preaching dyan sa labas or may mga taong tumulong sa kanila na magbago. Ako hindi eh. Binago ako sa Diyos sa pamamagitan ng tinatawag nitong panaginip. At doon ako nagkaroon ng spiritual crisis na hinahanap ko na talaga ang Diyos. So pumasok-pasok ako ng iba-ibang simbahan. Kasi gusto ko talaga mag-learn eh. Gusto ko mag-learn kung paano ba mamuhay ng marangal at maka-Diyos. So doon ako nagsimula na magserbisyo sa Diyos yung natapos na nanaginip ako ng gano'ng klaseng panaginip. Nakakatakot talaga doon eh. Okay, impyerno eh. Kaya nga. Pero siguro nga, yun ang pamamaraan na ng Diyos na upang tawagin ako sa serbisyo. Kahit ang tao na bugoy, ang gusto niya, langit talaga eh. Langit talaga. Ayun niya ng impyerno. Magandang panaginip yun. Magandang panaginip yun. Pero mahirap ang pinagdaanan ko yun kasi hindi ko alam saan ako lalapit. Sinong taong ang aking kakausapin patungkol doon.
doon na ako nagkaroon ng chance na makapasok sa isang evangelical church. I was a former evangelical. No, doon ako, at doon din namulat, nagpapasalamat rin ako sa mga tao doon dahil isa din sila sa mga naging instrumento na ginamit ng Panginoon upang baguhin ang aking buhay. At ito na ngayon, isa ng tinatawag nating Catholic Faith Defenders. No? Yun lang po, Sir Primo. Salamat po sa mga salamat. Magandang ganun. Sa tagal ng mga mag-3 years na makasama ko si Brad James, marami yung tatanong, sabi na, matandang gulang na ba yan? Ilang taon na kayo si Brad James? Bakit, wala, ang tanong nila, bakit ang yung pag-iisip niya, parang matanda na? Tapos, parang mag-ano na siya ba, yung formal ba? Kaya yung tanong sila, ilang taon kayo ba Brad James? Kaya, ang pagkakalam ng iba, baka, 50 ka na, 30, o ano kayo. Wagas naman yan, mukha ko, abak-muka. Obvious ba sa mukha ko mag-aabot ang 30 ka? Kasi yung nakikita nila pag mag-talk ka sa plaza, pag mag-share ka, parang mas ma-ano ka pa eh. Yung iba dyan, parang matanda na. Yung ibang matanda dyan, alam na natin ang sitwasyon. Ikaw, yung talagang word of God, ipapakita mo. Kaya nagkita kasi na, minsan, hindi sila ito bata, baka nagpatabata na ito. Kaya nga itanong sila, ilang taong ginawa talaga? Para malaman nila kung ilang taong ginawa. So parang personal question siya, okay. Ilang taong na ba ako? Ilang taong na. Parang maraming maakit nitong ano. Pero hindi po, magandang katanungan po. Actually, to be honest, even in Facebook, marami talagang nagtatanong sa akin, ilang taong na ba talaga ako? And bakit ba ganito ang aking klaseng pag-iisip o pamumuhay o pamamaraan ng aking tinatawag nitong pagsasalita o pag-iisip para matanda na. Pagbibigay mo ng naniniwala kasi ako sa kasabihan Sir Elias at Sir Primo. Naniniwala ako sa kasabihan na what is in the society, it becomes you. Kung ano yung nasa kapaligiran mo, yun ay nagiging ikaw. Eh kasi sa plaza wala talaga akong kaibigan diyang bata. Kung titingnan yung mga kaibigan ko diyan sa plaza, talagang matatanda na. Iba dyan, mga ama na, iba may apo. Kaya nga, minsan nadadala ko na rin yung kanilang estilo sa salita at saka pag-iisip. But it also takes an advantage kasi even sa aking pagkabata, at least na matuto na akong to think mature. Kaya nga, what is in the society, it becomes you. Kung ano yung nasa kapiligiran nyo, yun ay magiging ikaw. But it depends on how you tinatawag nitong, how you adjust yourself to some point. Minsan, gumagana rin naman itong pagkabata ko. Even ako, kahit na nga ako, ganitong edad ko, nagtitingin pa rin ako ng SpongeBob. mga pambata. Pero ang tanong, ilang taon na ba ako? Parang mapapasubok ako nito. Yan ang mga magandang katanungan. 81 years old na po ako. Kung babalik ta rin. it means 18 years old. Isipin mo, 18? Brother, ito ba yan? Baka nagsinungaling ka. Kapatid, ako, may idea akong nagsimula ako sa papanagad ko, 37. Samantalang siya, 18, di ba? Layo. Hanggang ngayon, kaya hindi naman sabi ko, ilang taon ka o anong araw katawagin ng Panginoon para sa kanya maglingkod. Kasi ang buhay natin, kailangan give and take man. Hindi natin hingin ang hingin sa Panginoon. Lord. Ibigay din natin sa iba yung mga nalalaman natin sa simbahan natin. Di ba kapatid? Tama nga, brother. Kahit nga si Propeta Samuel, yun ang unang major prophet sa iba. Tinawag nga siya sa murag edad. Kahit nga si Propeta Jeremias, tinawag siya at the age of 13. So tayo Solomon. Bata pa, naging hari na. Si King David. Especially yung sinabi kasi sa Bible, Acts chapter 2 verse 17, in the last days I will pour out my spirit on all people and all flesh, and your sons and daughter will prophesy, your young men will dream dreams. So ibig sabihin, tinatawag tayo ng Panginoon, okay. Tayo mga kabataan. So I hope so na marami pang magduduplicate na kagaya sa akin. Hindi naman pwedeng ako na talang palagi. I will pray for that night and a day and night. Na marami pang batang market. Yeah. I was born on June 12, 2002. So 2002. 18 years old pa talaga ako. Meron pa na akong tanong sa iyo. Ayun, katanungan ko ganito.
dati kasi, ano kayo, evangelical. Evangelical. Tama. Nakikita kita doon sa klasa, parang sabi nila, ikaw daw ay nagsis-CFD na. Paano ka pumasok sa CFD? Yun na lang. Sige. Paano ako pumasok sa CFD? Bakit ka nag-CFD? Okay. So, sa pagkaka-introduce ko kanina, malinaw naman talaga na galing ako sa evangelical. Paano ba nagsimula ako sa organisasyon na tinatawag nating CFD? For little background, pag sinabi po nating CFD or Catholic Faith Defenders, ibig pong sabihin, ito po sila yung organisasyon na tinatawag nating nagtuturo patungkol or nagbibigay ng kalinawan patungkol sa doktrina ng Santa Iglesia Katolika. So, ako naman, hindi naman talaga ako yung against to anyone, but ang akin lang is I want to be balanced, especially. Yeah, I want to be balanced kasi I am not looking for an opinion, is that I am looking for a fact. Hindi po ako naghahanap po ng opinion. Ang hinahanap ko yung katotohanan. So, paano ba ako nagsimula sa CFD? From the word name pa lang na CFD, na para napaka-challenging na. Kasi Catholic Faith Defenders, ibig sabihin, malalang training yan. Malalang training yan. Kasi you are being called to defend your faith. Hindi ka pwedeng mag-defend ka ng faith tapos wala kang alam o anong sasabihin mo. For little background, isa po dating CFD din si Sir Pring. Ito katabi ko, active CFD din si Brother Elias Mahilo. So, paano ba po nagsimula sa CFD? It is in the year on way back 2015. Ako gusto ko kasi mag-preach sa public talaga because I was trained for that in our church before. Gusto ko mag-preach doon sa plaza, doon sa San Pedro, harap ng San Pedro Cathedral. Tinatawag yun doon na Centennial Park. So, doon ako, may nauna sa ating isang grupo. Yun, hindi ako nakapag-preach dahil may nauna sa aking grupo. At yun ang grupo ng Catholic Faith Defenders. Ang unang speaker na narinig ko doon is si Sir Ryan Miliano, ang ating National President sa Catholic Faith Defenders. Shout out naman sa iyo dyan, Sir Ryan Miliano. At saka, yun, for about one week, nakinig ako sa kanyang mga turo. And then, napapansin ko na may kaibahan sa aking tinatawag nating pagkakaintindi sa Biblia at saka ang pagkakaintindi nila. Kasi ang pagkakaintindi ko ay sariling pagkakaintindi lang or tinatawag nating self-interpretation. Ang tawag dyan, eisegesis. Eisegesis, self-interpretation. Basa ng Biblia, mabasa mo na may... Tapos, you're interpreting on your own. Tapos, the way Sir Ryan speaks, he is interpreting the Bible into exegesis way. Ibig sabihin, gumagamit talaga siya ng tools of interpretation kung paano i-interpret ang Biblia. So, doon ako nagkaroon ng mga interesting fact or idea kung bakit ganito ang simbahang Katolika. Kaya yun, ni-try ko mag-research about Catholic Church. Then, yun, nagtawag ako. I wonder for about one week. Then, nag-decide ako na bumalik doon sa plaza. Hinahanap ko si Sir Ryan. Hindi ko na mahanap . So, ang natsampuhan ko doon, is si yung mentor ko ngayon, your teacher ko, si Sir Jan Jonah. So, doon, for about one week na naman, nakinig naman ako sa kanya. One week, and after one week, doon ako nag-decide na bumalik sa simbahang Katolika. At doon, nagsimula ako na mag-CFD. From the Catholic Faith Defenders itself. Pero, napakahirap ng struggle ko sa pagpasok ko ng CFD kasi unang-una maraming nagdududa kung kaya ko ba talaga. Because, pumasok po ako doon sa CFD when I was 15 years old. 14. Na nandyan sa mga edad niyan. So, parang, nagdududa, kaya ba talaga? Kaya ba kasi, ang bata-bata. 15 years old. Kaya nga, tapos hindi, nahihirapan ako kung sinong taong magturo sa akin. O may interest na magtuturo sa akin. Kasi ako noon, parang eager talaga ako, yung tinatawag nating aggressive. O, gusto ko talagang matuto. Paano ako matuto? Walang magpapatuto sa akin. Walang magturo sa akin. At doon, bumalik ako sa plaza, doon ko na naman nakita, na-meet ko na naman again si Sir John Jonah. At doon, nakapag-decide siya na
siya na lang magtuturo sa akin. Salamat nga pala, dyan yeah. Juna sa iyong estudyante. Salamat, sir. Ngayon, ay siya na magaling. Nasa FD. Okay, magaling. Pero salamat talaga, sir, dyan Juna. Without you, I will never be called James Consensino at CFD. So, isa talaga siya sa mga pinakamagaling na mentor kong. At saka teacher. So, magaling po siya magturo. Kung ito po, ito pong produkto niya ngayon. So, ikaw yan po. Ngayon, ano? Jan Juna. Jan Juna. Shout out nga pala, Jan Juna. Sir. Magandang gabi dyan, sir Jan Juna. So, yun lang po ang aking paglalakbay sa CFD. At ngayon, naging speaker na talaga, lecturer. Nagle-lecture na din sa JKK. Nakikipag-argumento na din sa Plaza. It is because of CFD and to my mentor. Papasalamat din ako sa Diyos. Ikaw, Brother Diles, baka may iba ka pang tanong. Ang tanong ko, simple sa ganitong sitwasyon, ang atong bisita ngayon si Brad James, importante ito na matanong natin sa kanya kung paano ba binasa ang pag-aaral sa Biblia. Ang example, yung kanina na naginip siya, ito, no? Ngayon, paano siya na nagustuhan ba na ang Biblia, salita ng Panginoon, na kanyang binabasa at maishare niya sa iba? Sa anong pamaraan? Ganyang iba, yung binabasa, comics man. Comics. O, diba? Comics. O, balita. Ngayon, paano nangyari na sama sa katulad ko na dalawang beses yun na rin at tatlong beses yun na nabalik-balik ang Biblia. Kaya gusto magbasa talaga ng Biblia ba? Mga araw-araw para ma-inspire tayo sa puro sasalita ng Panginoon. Paano nangyari yun sa buhay mo, Brad James? So, paano nangyari yun? So, babalik tayo sa panahon ng dati pa kong evangelical. Sa aming church kasi noon, tinuruan kami ng tinatawag nating devotional. Mm-hmm. So, ibig sabihin, araw-araw namin yung ginagawa ang pagbabasa ng Biblia, Genesis up to Revelation itself. So, kung sa totoo lang, even until now, kung isasali ko yung record ngayon, nagpapatuloy pa rin ako ng ganyan kahit na Katoliko. Kasi tama naman rin talaga magbabasa tayo ng Biblia. So, ginagawa ko pa rin until now. At tutuusin natin, panglimang beses ko na binabalik-balik basa ng Biblia. 5 times, Genesis up to Revelation, cover to cover. Binasa ko yan. So, paano ba ako naging bihasa sa Biblia? Ang style ko niyan, everyday, gumigising ako ng madaling araw for about 5 o'clock, 5 a.m. Ang nagdadasal, itong bracelet ko, rosaryo. Napakaliit nito, pero grabe ang halaga ng buhay na ito. Napakaliit nito, pero araw-araw ko itong dinadasal. Every 5 a.m. talaga. Pag kung matapos na akong magdasal, tapos antok pa ako, matutulog ako balik ulit. So, kung hindi na makakatulog, magluluto na lang ako, at least makapag-almusal na. So, every day, I woke up for about 5 a.m. praying the Holy Rosary. And then, I read 7 chapters in the Bible a day. 7 chapters a day. Then, nire-record ko yung 7 chapters kung ano yung pagkakaintindi ko doon, ano yung scenario, ano ang sitwasyon ng mga tao doon, ano ang pang-tinatawag, ano ba ang mensahe ng Diyos para sa lahat sa aking binasa. At yun ang style ko everyday. Kaya nga yan ang yung tinatawag kong pamumuhay sa everyday life. Every 5 a.m. talaga yan. O kung pagkatapos ko ng lahat, tapos na ako magdasal ng rosary, tapos na ako magbabasa ng Bible, matutulog ako ulit kung antok pa. Kaya yan, bibihasa din ako. And isa natin to, pangalawa, nabihasa din ako sa Biblia dahil na din sa Catholic Faith Defenders because sila yung nag-organize talaga kung paano ba intindihin ang Biblia. Kasi palagi ko itong sinasabi sa Plaza, hindi natin pwede basahin ang Biblia na para tayong nagbasa ng dyaryo. Kasi malalim ang pagkakaintindi sa Biblia eh. Kaya nga maraming nagiging mislead or misinterpret or receiving the misinformation. It is because they are interpreting it on their own way or yung tinatawag nating self-interpretation, which is really wrong. Kaya nga maraki din ang role ng CFD sa aking pagbibihasa sa Biblia because they have teached me how to organize or to interpret really the Bible. So yun po ang pagkakabihasa ko sa aral ng Biblia. Especially the Church Magisterium. Isa talaga yung sa importante, Church Magisterium. Yan ang pulasyon natin. Yeah, Church Magisterium. Pulasyon yan. Diyan talaga tayo magre-rely kasi diyan iniwan ni Kristo
doon talaga tayo sa simbahan. Kung may tawag tayo yung sa kung may nalilituhan tayo sa Biblia, tumakbo tayo sa simbahan. Mm. Hindi po tayo pwede gagawa ng sarili. Pero tumakbo tayo sa simbahan, magpatulong tayo. Kasi yung sinabi ni Jesus sa Biblia, John chapters 14, verse 16, ano, sinabi doon na ibibigay ko ang aking espiritu doon sa inyo. Sino yung inyo? Yung church. Because the Holy Spirit will lead the church, will guide the church, will teach the church. So, ibig sabihin, lahat ng katuruan o tamang aral sa Biblia ay nasa church. Kasi nandoon yung Holy Spirit eh. Kaya nga kailangan natin magpatulong sa Holy Spirit. So, yun lang po ang sagot ko sa magandang katanungan ni Sir Elias. Salamat para malunag natin na talagang nagustuhan niya magbasa by the Holy Spirit. Mula sa inisis at papunta ang pinadayag. Siya na pala kasi tagal tayong magkaibigan. Tagal tayo ng sama si Elias. Pero ito nakikita na meron itong girlfriend. Ah, love life ko. Wala nang nakikita. Kumusta nga pala? Kumusta na pala yung love life? Nasawa ko. Nasawa ko. Nasawa ko rin. Yung single ito. Kumustahin natin. Wala ka na. Na-OJ ako ah. Kumusta yun na ganito? Love life mo. Parang anak, umabot na kayo ng love life. Parang aalis na yata siguro. Kasi last na yan. Tanong kasi bukas. Mag-vacation na ito siguro. Balik ito dito. Matagal-tagal ba? Mga 1 year or 2 years. Baka dyan eh, masasagot yung tanong nyo, sir. Pagbalik ko, siguro may dala-dala na akong anak. Huwag naman sana. Pero, may plano ba ako mag-love life? Kamusta na mag-love life ko? Actually, status, civil status, single talaga. Ah, single talaga. Kasi, mayroon ka akong kasabihan eh. It is more better to wait for the right person than to be in a wrong person. O, kasi, baka buta ka nyo na ano, Matt? Matanda ka lang. Pero may galawang moves. Ah, may galawang. Ninja moves. Or ninja moves pala. Kung mga termino pa ng bata, Hokage moves. So, dalahintay, dasal sa Panginoon, Lord, sino ba ang karapat-dapat na tao sa akin? E sana naman din yung tao din nga, katulad din ng aking personification, like, malapit sa Diyos. Okay, pero isa to sa type sa mga babae ko, yung simple. Simple. Ayaw ko na masyado yung marami, masyadong kuhan sa mukha. Simple. Yan, na-attract ko sa akong babae. Simple. Pero kamusta yung love life ko? Sa susunod ko na yung sasagutin. Pagdating ko na ako. Single pa po talaga. Pero maganda yung tanong nyo. Parang napaka-personal yan. Tsaka yung journey life ko sa aking spirituan. No? Salamat talaga, Brother Elias and Sir Primo. So, ngayon, meron ka pang tanong, Brother Elias? Okay, naliwag ka na sa mga tanong, simple lang. Naliwag. Ito ang ika-apat na linggo na papagtatalakay natin sa mga sa isa't isa, sa Panginoon, sa simbahan. Alam mo kay James ngayon na nakilala natin sa personal. Kung talaga ba paano siya na napunta sa pagbalik sa tunay na simbahan na tinayo ng Kristo. Maraming salamat sa iyo, Brother James, na sa pag-enjoya namin ni kapatid Primo dito sa lugar niya. Mga kapatid, glory to God talaga. Bago matapos ang lahat, huwag niyo kalimutan na i-subscribe ang mga YouTube channel namin ni Brad Primo Omar o si Elias Mahilom. Please like and share. And subscribe para sa mga dating pa ng mga input, sa mga katulad ng gagawa namin sa apat na linggo, share, pagbibigay ng mga salita ng Panginoon at personal na info sa buhay namin, kung ano ang mga trabaho namin. Ikaw, Brad, baka may mensahe ka pa. Sa sunod, siguro kami nandaw ni Elias Mahilom kasi alis na ito. Mayroon si Brother Jedrick. Meron pa isa, yung ano, si Brother Jedrick. Brother Jedrick. Ilang taon na pala si Brother Jedrick? 16. Mas napakabata pa yun. So, yan, siguro, please subscribe my channel, Primo Omar and Elias Mahilom. Salamat, kapatid. Magandang salamat sa lahat.